may isang grupo ng mga hijackers ang nagpanggap ng mga pulis at napiling pasukin ang isang eroplano at gawing hostage ang mahigit 200 na katao. Ang gusto nilang mangyari ay paliparin ang eroplano papuntang France mula Algeria. Ang tanong natin, matutupad ba ang kagustuhan nila? At makakaligtas ba ang mga pasahero? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pala sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong December 24, 1994, dakong alas 2 ng hapon, ay may isang eroplano pag-aari ng France ang naghahanda lumipad mula sa airport ng bansang Algeria. At ito ang France Flight 8969. Sakay nito ay ang 220 na pasahero at 12 na flight crew. At ito ay nakatakdang lumipad papuntang Paris, France. Ilang minuto bago ang kanilang paglipad at bago may sara ang pinto, ay mayroong isang sasakyan ang bigla lumapit sa nasabing eroplano. Bumaba ang apat na kalalakihan at umakyat sagda ng eroplano. Pagdating sa pinto, ay nagpakilala ang mga ito ng pulis ng Algeria. Pinaniwalaan naman nito ng mga crew dahil sa mga suot nitong uniforme. Sinabi ng apat na pulis na meron lamang silang routine check at kailangan nilang tignan ang pasaporte ng mga pasahero. Pagpasok ng apat na pulis sa loob ng eroplano, ay dali-dali nilang chinek ang mga pasaporte ng pasahero. At dahil mahigit 200 ang sakay na pasahero nito, inabot sila ng ilang minuto at nagdulot ito ng delay sa paglipad ng eroplano. Samantala, mula sa control tower ay natanaw nila na hindi pa din umuusad ang Flight 8969. Nagkaroon sila ng kutob na mayroong hindi magandang nangyayari sa loob nito, kung kaya't nagpadala sila ng patrol papunta dito. Pero hindi pa man nakakalapit ang patrol sa eroplano ay nagkaroon na ng komosyon sa loob dahil nagpakilala ulit ang apat na lalaki. Sila ay hindi mga pulis, bagkus sila ay miyembro ng GIA, isang militanteng grupo mula sa Algeria na kumakalaban sa kanilang gobyerno. Kilala ang grupong ito dahil sa kanilang mga ginagawang pagpatay at karahasan. At nang malaman ng mga pasahero at service crew ang tunay na intensyon ng grupo, ay napuno ng takot at pangamba ang buong eroplano. Nagpakilala ang leader ng grupo na si Jaiya. Ipinakita nito ang dala nitong mga baril, machine gun, granada at mga dinamita. Idiniklara nito ang pang-hijack sa eroplano at sinabi niyang papatayin niya at papasabugin ang eroplano kung meron magtatanga kumalaban sa kanila. Pagkatapos mag-anunsyo ay nilagyan ng grupo ng dinamita ang cockpit ng eroplano, pati na din ang gitnang bahagi nito at saka kinonekta sa isang detonator. Sinabi din nila ang kanilang misyon at iyon ay ang lumipad mula Algeria papuntang France upang magsagawa ng isang press conference at ipaalam sa buong mundo ang kanilang ipinaglalaban. Pagkatapos makipag-usap ni Jaiya sa mga pasahero, ay nagpunta naman ito sa cockpit ng mga piloto upang makipag-usap sa mga otoridad na nasa control tower. Dito ay hiniling niya na mapakawalan ng ilang sa mga miyembro nila nakakulong at sinabi din niya kanyang intensyon na paglipad papuntang France gamit ang nasabing eroplano. Habang nagkakaroon ng pag-usap mula sa dalawang panig, ay may kakaiba naman nangyari sa loob ng eroplano. Isang miyembro ng grupo ang galit na galit sa kanyang mga nakikita. Ang mga babae at lalaki ay magkakatabi sa upuan, habang ang mga buhok at mukha ng mga babaeng pasahero ay hindi nakatakip. Nagalit ito at inutusan ng mga pasahero na umupo at magtabi-tabi base sa kanilang kasarian. Inutusan din niya ang mga babae na magsuot ng balabal upang matakpan ang kanilang mga ulo dahil ito ay isang kagawian ng kanyang sinusunod mula sa kanyang reliyon at paniniwala. Lumipas ang dalawang oras ay nainip na si Jaiya dahil walang ginagawang aksyon ang pamahalaan ng Algeria dahil dito ay inutusan niya ang piloto na paliparin na ang eroplano. Ngunit hindi nila ito magawa dahil nakadikit pa ang hagdanan sa eroplano at hinaharangan ng mga sasakyan ng otoridad ang paliparan. Naggalit si Jaiya at ginulat niya ang lahat sa kanyang ginawa. Dahil nagsagawa sila ng passport check ng una, ay nalaman ng mga hijackers ang identity ng mga pasahero. Dinampot nila isang pulis ng Algeria, binuksan nila ang pintuan ng eroplano at saka pinatayo sa labas ang pulis. Akala ng lahat ay papakawalan ni Jaiya ang pulis hanggang sa may marinig na malakas ang bukot ng baril. Binaril ng grupo ang pulis sa ulo at saka inilaglag sa eroplano. Pero hindi nagpatinag ang Algerian government sa ginawang aksyon ni Jaiya. Hindi pa rin nila pinagbigyan na makalipad ang eroplano.
bagay na kinagalit ulit ni Jaya. Dahil dito ay pumili ulit siya ng isang pasahero, isang Vietnamese national. At sa kaparehong pamamaraan ay pinatay din ito ng grupo. Sa gitna ng pangyayari ay nagpumilit naman ng France na magpadala ng kanilang mga military personnel upang ma-resolve ang problema. Pero marin ito tinanggihan ng Algeria at sinabing kaya nila itong ayusin sa lalong madaling panahon. Lumipas ang ilang oras ay hindi muna nakipag-usap ang mga hijackers sa mga otoridad at nanatili muna sila sa loob. Kinabukasan December 25, mahigit isang araw mula nang ma-hijack ang eroplano ay hindi pa rin ito nakakalipad. Sa kabila nito, nagpakawala naman ang ilang hostage si Jaya na abot sa 60 na katao, pawang mga bata, matatanda at mga babae. Nakaisip naman ng paraan ang Algerian government na isang paraan na baka sakali magpapasuko sa leader na si Jaya. Natunto ng otoridad ang nanay ni Jaya at dinala ito sa control tower upang makapag-usap ang dalawa. Nung marinig ni Jaya ang boses ng kanyang nanay, ay lalo ito nagalit. Pinagsisigawan nito ang Algerian government at sinabing papatay siya ulit ng pasahero kapag hindi pa din sila nakalipad ng 9:30 PM. Sa kasamang palad, hindi pa rin sila pinagbigyan ng otoridad. Dahilan upang pumatay ulit ng isang pasahero si Jaya. At sa pagkakataon na ito, isang French na pasahero ang kanilang binaril. Sa pangyayaring ito, ay galit na galit ang piloto ng eroplano sa Algerian government. Sinigawan niya mga ito at sinisi sa kanila ang pagkamatay ng inosenteng buhay. Dagdag pa dito, ay galit na rin ang Pangulo ng France. At sinabihan nito ang Pangulo ng Algeria na sila ang mananagot sa mga susunod pang nangyayari at ipapaalam nila kapalpakan nito sa buong mundo. Makalipas ang 39 hours, wala nang nagawang Algerian government kundi ang payagan ng lumipad ang Flight 8969. Pero dahil ilang oras nang umaandar ang eroplano, hindi na sapat ang fuel nito para umabot sa France. Dahil dito ay kinakailangan nilang bumaba sa Marseille, isang probinsya ng France, upang magkarga ng fuel at saka lilipad ulit papuntang Paris. Habang nasa impapawid, ay nakahinga na ng maluwag ang mga pasahero at crew. Inakala nila magiging maayos ng lahat. Ngunit meron pa palang mas malalang plano ang mga hijackers. Nalaman ng intelligence ng France na ang tunay na mission ng mga hijackers ay ang ibagsak ang eroplano sa Eiffel Tower. Dahil dito ay nag-isip sila agad ng plano at kailangan nila ito mapigilan pagbaba ng Marseille. Madaling araw na December 26 ay lumapag na ang eroplano sa paliparan ng Marseille at dito na nangyari ang pinakamaaksyon na parte ng pang-hijack. Dito ay humingi ng 27 na tonelada ng fuel si Jaya, taliwas sa aktwal na kailangan na 9 na tonelada lamang upang makarating sa France. Dahil dito ay nakumpirma na kinaukulan na gagamitin nga ang eroplano at ibabagsak sa mataong lugar gaya ng nakuha ng kanilang intelligence. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga hijackers ay nakaabang na ang Special Forces ng France sa paliparan. Inutusan nila ang piloto na iparada ang eroplano sa isang liblib na bahagi ng paliparan. Sinubukan ng Special Forces ang lahat na kanilang magagawa upang makausap ang mga hijackers at i-delay ang mga ito. Dahil alam nilang pagod na ang mga ito at mas madali sila makakalusob sa ganitong sitwasyon. Nagpumilit si Jaya na makalipad pero dinelay pa rin ito ng Special Forces sa pamamagitan na pagdadala ng pagkain at paglalagay ng water supply sa eroplano. Naglagay din ang Special Forces sa mga microphone at sinubukan nilang lapitan ang eroplano. At dito ay napag-alaman nilang walang tanim na bomba at harang ang mga pinto. Isang impormasyon na magagamit nila sa kanilang pinaplanong rescue mission. Sa kabila nito ay nakumbinsin naman ng piloto si Jaya na magsagawa ng press conference sa Marseille. At dito ay hiniling nito ang news agency na CNN. Sinabi ng Special Forces na darating ang mga ito makalipas ang isang oras. Pero lumipas ang isang oras, wala namang dumating na press. Dito na nagalit ng gusto si Jaya at pinilit nito ang kailangan ng fuel upang makalipad na sila ulit. Pero sinabi ng Special Forces na walang gustong lumapit at magkarga sa eroplano dahil sa takot, lalo itong kinagalit ni Jaya. Kaya't inutusan niya ang piloto na iparada eroplano sa tabi na iba pang eroplano at malapit sa control tower. Dito ay tinakot ni Jaya ang mga tao at sinabing papasabugin niya na ang eroplano. Umabot na ng 5 PM at wala pa rin fuel ang eroplano. Kaya pumili ulit si Jaya ng pang-apat na papatayin. Pero hindi niya ito tinuloy. Salip ay nagpaulit ito ng bala sa ibaba ng control tower dahil alam niya na doon ang mga negotiator. At sa mga oras na yon,
na pagpalanuhan na ng Special Forces na iyon na ang tamang pagkakataon upang isago ang kanilang rescue mission. Sa tulong ng mga microphone na kanilang inilagay, ay naririnig nila ang usapan ng mga hijackers at nalaman nila ang eksaktong posisyon ng mga ito. Gamit ang tatlong hagdan, ay dahan-dahan na lumapit ang 30 na Special Forces. Itinapat nila mahagdana sa pinto at saka pinasok ang eroplano. Naghagis ng maraming smoke grenade ng Special Forces at inutusan nilang dumapa ang mga pasahero at crew. At saka sila nagpaulan ng pala. Tumagal ang palitan ng putok sa loob ng 20 minutos. Isa sa mga hijacker ay agad nilang napatay. Samantala, ang leader na si Jaya at isa pa nitong kasama ay nasa cockpit naman ng eroplano. Babarili na sana sila ng mga sniper doon, pero ginawa nila pangharang ang co-pilot. Napansin ng co-pilot na may mga snipers sa malayo at alam niya nakaharang siya, kaya tinulak niya ang mga hijackers at saka tumalon siya palabas ang bintana. Ilang segundo lang ang lumipas ay tinamaan na ng mga sniper ang isang hijacker, kasama na si Jaya. Bagamat may ilang sugatan, nailigtas naman ang lahat ng mga natitirang hostages sa tulong ng mga matatapang na crew ng eroplano. Agad sila na ibaba gamit ang mga emergency exit sa gitna ng nagaganap ng barilan. Isa-isang tinulungan ng mga crew ang mga pasahero upang makatakas sa tiyak na kapahamakan. Sa loob naman ng eroplano ay tumagal pa ng ilang minuto ang barilan dahil may natitira pang isang hijacker. Naghagis ng mga granada ang Special Forces at ilang minuto pa ang lumipas ay napatay na rin ang huling miyembro ng mga hijackers. Nung tumigil lang ang putukan, dito na dumating ang ibang Special Forces. Lahat ng hostage taker ay napaslang. Sa kabila nito, hindi naman maikukubli ang takot at trauma sa mga nakaligtas na hostage.